Hello, kumusta po kayo? Ito po ngayong kaibigan, si Pax Hunter Vlog mula dito sa bayan ng mga pugi. Pugis la Trinidad Dinget. Kasalukuyan nating binabaybay ngayon ang Nagilian Road. About 17 to 20 kilometers from Baguio City. Yun, nandito tayo ngayon sa kalsada, binabaybay natin ang Quirino Highway. Actually ang pangalan ito, pero ang popular na pangalan niya ay sa Nagilian Road. Okay, kung bago pa ko kayo sa ating channel, huwag kalimutang mag like at subscribe. Kalimbangin na rin po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating mga videos na ilalabas. Okay, dito sa Nagilian Road, biglang naalala natin si President Fidel Valdez Ramos. Ito yung president na kasalukuyang presidente nung na-improve itong lugar na Nagilian Road. Makikita natin itong Nagilian Road, napakaganda yung view. Makikita natin yung mga fresh na forest pa rin dito. Pero so dito sa tabi, makikita natin yung mga rocky place na sa mga ibang portion nito is hindi talaga rocky dati. Kung babalikan natin ang 90s, late 80s, yung during Cory Aquino presidency, ang lugar na ito na Nagilian Road o kaya Quirino Highway is kung hindi tinatawag na abortion road, ito tinatawag na accidental prone road. Hindi na mabilang kung ilang bus, ilang jeep, ilang kasakyan ang nahulog sa mga mabangin na kalsadang ito. Meron na rin mga nabalita noon na natamaan ng tipak ng bato mula din sa tuktok. Kita ninyo yung mga nasa screen. Ayan. Is stable na ngayon dahil tinubuan na ng mga puno. Pero may mga portion dito na talagang taon-taon problema. Kung hindi slide, wash out, ganun yung problema dito sa Nagilian Road dati. Kung babalikan natin ang 90s, mga batang 90s niyan, alam nila kung anong nangyayari dito kung sila ay taga-Baguio or umaakyat sila ng Baguio. So itong lugar na ito is isa sa mga legacy na ginawa ni Paulong Ramos. Pinrajit niya talaga yung kung paano maging konkreto itong paligid ng Nagilian Road. Doon sa isang portion dito, ito makikita mo talaga kung paano nila ginawa. Yung magpasalamat tayo sa mga engineers na gumawa nito. Maalala ko pa nung bata pa kami, nakikita natin tong lugar na to, talagang delikado na lugar. Ayan. Makikita niyo yung mga rock formations dito sa gilid ng kalsada. Yan po ay man-made, hindi po yan original na rock, lalo dito sa lugar na to sa may Shikis Banangan, kung saan nakatayo ngayon yung Budik. Ito is ginawan ng screen, linagyan na ng bakal, tapos binugahan ng semento. So itong portion na to yung nakikita niyo ngayon sa screen is hindi yan original rock. Isa yan na artificial rock na ginawa ng DPWH during Ramos presidency. Yan, ito yung lugar na ito. So makikita natin yung kagandahan niya ngayon, yung ganda niya ngayon. Ito yung isang legacy ni Pangulong FDR nung siya ay
presidente ng Pilipinas. Kaya mula nung ginawa ito, makapal na semento, tinawag na itong all-weather road. Ito yung pinagmamalakan ni FDR noon pumupunta din sa Baguio. All-weather road, hindi na abortion road, hindi na ano kundi ito is all-weather road. Yan, makikita nyo dun sa screen pa rin. Yung mga mabutas-butas yan yung mga halos mahaba itong area ito na ginawang artificial rock ng DPWH during Ramos presidency. Okay, so yun po yung isang natukoyan natin, yung legacy ng ating Pangulong Ramos. Sa aming pabalik kami mula doon sa pinuntahan namin, mayroong isang napakagandang nakita ko na hagit ng aking camera. Kaya yun, tinigilan na namin. Ito naman yung aged pine tree. Mapapansin natin sa pine tree ito, isa itong siguro nasa ko na to, nasa almost 100 years old na 100 or more, more pa. Yan. Bakit natin sinabi na aged? Makikita